Ang Barangay Hinebra ngayon ay mayroong kukunin na tatlong bagong players at ito ay dadagdag nila para ma-fortify itong lineup ni Coach Tim Cone. Ang isang kukunin ng Hinebra dyan ay Big Man. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung bakit kailangan ng Hinebra ng center ngayon. Kitang-kita naman natin na iyan ang kanilang talagang isa sa mga target. Either kukunin nila yan sa pamamagitan ng draft. Kukunin nila for example yung Terra Firma pick para makuha ito si Justin Baltazar o kung sino pa mang big man na sasalit sa draft. O di kaya naman ay kunin nila ito si Isaac Go para maging backup center ni Stan Hardinger at ni Aguilar. Pangalawang kukunin ng Hinebra dyan ay isang power forward na may 3-point shooting o kaya outside play katulad nito si Jason Perkins o di kaya si William Navarro o si Troy Rosario pag ito ay naging unrestricted free agent. At ang isa pa nilang kukunin dyan ay isang shooting guard. Hindi magiging problema shooting guard. Marami niyan sa PBA, marami sa free agency at siguradong maraming sasali sa draft. So iyan ngayon ang mga tinatarget talaga na itong Barangay Hinebra. Dahil gusto talaga ni Coach Tim Cone na palakasin ang lineup nito. Totoo, nakafocus si Coach Tim Cone ngayon dito sa Guinas, Pilipinas. Pero nakafocus din siya dito sa Barangay Hinebra. Dahil tandaan natin yung Philippine Cup, inagahan ng opening. Kaya asahan natin na magiging mabilis yung preparasyon ng Hinebra. Lalo na pagdating sa pagkuha ng mga bagong players na pwede nilang isama dito sa kanilang rotation. Dahil ngayon ang Barangay Hinebra gustong gawin ang lahat para masiguro na yung disappointing performance nila dito sa Commissioner's Cup ay hindi na mauulit. Alam ng Hinebra na maraming fans ang hindi nagustuhan yung nangyaring na-sweep sila ng San Miguel Beer. At syempre si Coach Tim Cone hindi rin masaya doon. Kaya asahan natin na maraming pagbabago mangyayari dito sa lineup ng Hinebra para sila ay lalo pang lumakas sa Philippine Cup. Kahit na nado ang Magnolia dito sa Game 3 nitong serye nila kontra San Miguel Beer, ang tingin na karamihan ay magkakaroon pa rin ng mga pagbabago sa lineup ni Coach Chito Victorero. At kabilang na dyan itong pag-trade kay Paul Lee. Ang tinitignan ng marami na pwedeng mapuntahan ni Paul Lee ay itong Terra Firma Jeep na magiging kapalit ay yung first round pick nito sa darating na draft. Maraming umaasa na itong si Justin Baltazar ay sasama na dito sa draft kahit maging number 1 pick man ang Converge o hindi. At kung sakasakali yan na siya ang mapunta dito sa Magnolia, napakalaking bagay obviously. At napakita natin na itong very skilled na wing center itong si Justin Baltazar pwedeng power forward o pwedeng sumentro sa loob. At alam din natin meron din itong magandang outside shooting. Samantala naman si Paul Lee, mahusay talaga yung guard kaya nang inconsistent talaga ang laro pagdating ng playoffs at finals. At parang yan na hindi nagustuhan ng Magnolia dito. At kung sakasakali nga na mapalitan nito si Paul Lee, pwede naman silang kumuha dahil maraming guards na available dito sa PBA. Either through trade o di kaya naman sa free agency o kaya sa darating na draft. In fact, karamihan nga ng mga teams sa PBA sobra na sa mga guards dahil yan talaga marami dito sa liga natin. Sa ngayon dito si Paul Lee meron pa rin naman yung trade value dahil lately hindi pa naman ito nai-injure talaga. Kaya maasahan natin na magkakaroon pa rin ng mga teams na interesado dito, hindi lang Terra Firma. Hindi naman necessary ning Terra Firma Magnolia kaagad dito. Dahil kung merong ibang teams na interesado kay Lee na maganda ang iyo offer, posible na dyan yan dalhin ditong Magnolia Chicken Templados. So abangan na lang natin kung ano mangyayari dito sa Magnolia. Ang maliwanag dito, kapag sila ay hindi nag-champion dito sa Commissioner's Cup, magkakaroon ng malaking pagbabago dito dahil gagawin lahat ng management para masiguro na ang Magnolia maging katulad ng SMB at Hinebra na palaging nagko-contend sa championships o di kaya naman nakakaabot sa playoffs.